Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Let me clarify, yung iba magbabayad ng mas malaking income tax, pero karamihan... Kita natin yan sa elemento ng batas. Nandun yan sa Article 248 ng Revised Penal Code, Book 2. Naging mainit na usapin yung charter change or cha-cha. Ano po yung instance na yun? Paano natin siya makakwalit? Ang sabi ng batas dyan, homicide pa rin. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang panig ng mundo kayo naroon, welcome back sa programang Legal Minds, kung saan oras na naman ng pagbibigay ng mga payong legal, lalo na sa panahong ang dami nangyayari sa ating paligid na hindi rin natin inaasahan. Laging tandaan, kakampi mo ang batas kung may alam ka sa batas. Siyempre, makakasama niyo pa rin walang iba kundi ang inyong kakampi pagdating sa usaping batas, si Shari Olikino. Ngayong araw, makakasama muli natin ang isang kilalang lawyer na ilang taon na rin nating nakasama sa programang Legal Minds. Siya ang kasalukuyang Assistant Secretary ng Department of Transportation at isang trial lawyer. Walang iba po, kundi si Attorney Mark Tolentino. Ay, si Attorney Pogi. Hello, good day, Ms. Shari. Sa lahat po ng mga followers natin, mga viewers natin sa DCRH, sa Facebook, sa lahat ng social media, lalo na yung mga kaibigan mo natin sa mga OFWs, good day, good afternoon. Ito po yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Nako, last week nakasama natin si Attorney at ngayon napakaraming mga interesting na topics ulit yung ating pag-uusapan. Mga usapin, no, sa ilalim ng tinatawag natin na fatherhood o paternity, paternity sa ating batas. Ngayon, Attorney, ano ba yung paternity? Yung paternity, if you read the Family Code ng Pilipinas, bakit may provision about paternity and walang provision about maternity? Okay. Di ba magtaka ka? Bakit sa paternity may provision? Oo, ngayon. Sa maternity, wala. Because motherhood is a matter of fact. Fatherhood is a matter of faith. Ang ibig sabihin doon, kung sino yung nasa tiyan mo, ikaw yung nanay, nasa tiyan mo, you cannot deny na anak mo yan. Di ba? Kasi nanay ka eh. But if you are the father, depende yan sa tiwala mo sa asawa mo, sa girlfriend mo, kung sino yung tatay ng dinadala niya. Tama yun, Kuya Mark. Ibig sabihin, you cannot deny that you are the mother of the child inside your womb. Mm-mm. Hindi mo ba deny yan? Hindi ko anak to. Paano yan? Lumaki yung siya. Nagmamanifest siya. O, di ba? But yung tatay, may possibility pang i-deny. Okay. Because this law, of course, wala pa DNA before. So may possibility pa i-deny. So ibig sabihin, itong paternity, this is the relationship of a father to a child. So maraming klase ang paternity. May paternity in relation to the child, ito tinatawag na legitimate or illegitimate. May tinatawag din na artificial. Yes. Kasi artificial fatherhood or artificial father, ito yung through adoption. Okay. So marami yan. So ano ba yung legitimate? Ano naman yung illegitimate? Mm-hmm. Ano naman yung legitimated? Ano naman yung adoption? Ang dami. So these four instances, this is in relation of being a father. Yes. So ano yung tinatawag na legitimate? Mm-hmm. Ang legitimate, yung anak, yung bata, those who are conceived or born. Ang word na ginamit ng batas or. Hindi bakit? And. Hindi bakit and. Conceived. Pwede kang conceive, buntis ka, hindi pa kayo kasal. Conceive or born, but pinanganak ka, kasal na kayo. Or another question, another. Conceive, pwede kang nag-conceive, kasal na yung tatay at nanay, kasal na. And born, kasal na. Okay. So ang ginamit ng batas, or. Ibig sabihin, yung mga babae na buntisan, tapos pinagkasalan, ang anak nila, legitimate. Hindi sila illegitimate kasi ang word na ginamit ng batas, conceive or born. So ibig sabihin, either of the two, as long as pinanganak ka at the time of the celebration, after the celebration of marriage, you are already a legitimate child. Okay. Yung illegitimate child, those who are conceived and, hindi or ha, conceived and born outside of wedlock. Outside of wedlock, possible, nabuntisan. Another possibility, nagkaanak sa ibang babae. Okay. Nagkaanak sa ibang lalaki. So, ibig sabihin, conceived and born outside of wedlock.
Ang pangatlo, ito tinatawag na legitimated. Oh, itong legitimated, those who are conceived and born also outside of wedlock. But may requirement ang sinabi ng batas. Even though born outside of wedlock, but at the time of the birth of the child, ibig sabihin, at the time na pinanganak yung bata, yung tatay at nanay, walang legal impediment to marry each other. Anong ibig sabihin doon, si babae, dalaga, si lalaki, binata. Okay. Walang hadlang sa pagpakasal nila. Ibig sabihin, on the day of the marriage, nagpakasal sila after the birth of the child. Yung bata maging legitimated. Okay. But hindi automatic yon. Paano maging legitimated ang bata? Yung birth certificate, ibig sabihin, nanganak na, lumabas na yung bata, then nagpakasal. Uh-huh. So, ang gagawin ng magulang, yung marriage contract nila, ipa-registered sa local civil registry kung saan pinanganak ang bata. Doon so, dapat? Doon, for example, nagpakasal kayo sa Pasay. Sa Pasay. Tapos, yung bata, pinanganak mo doon sa Quezon City. Uh-huh. I-registered mo yung marriage contract ninyo doon sa Quezon QC. City para mabago yung birth certificate ng bata. Hindi po ba... attorney o Kuya Mark, kapag gano'n na yung mom niya ay hindi pa kasal doon sa father during the time na siya ay pinanganak, ang kinikerry niyang surname ay sa mother. Mother. Possible yan, mother ang pinikerry. But may possibility din na father. Father. Okay. Kasi under the new law right now, kahit anak ka sa labas, pwede mo nang gamitin ang apelido ni tatay. Okay. As long as you are acknowledged and recognized by your father. And pangalawa, pumayag si nanay. Of course. Oh, pumayag si nanay. May permission. Then si tatay, inangkin ka, in-acknowledge ka, na-recognize ka na ikaw yung anak niya. Okay. Yan, pwede mo nang gamitin. May ginamit din ang batas, yung tinatawag na artificial insemination. Oh. Is, if you are a child through artificial insemination, are you a legitimate child or are you an illegitimate child? Ano ba yung artificial insemination? Ang artificial insemination, pwedeng sperm ni husband, pwedeng sperm ni donor. Mm. But yung nanay, kailangan yung asawa. Okay. Ngayon, Kuya Mark, anong difference naman niya dun sa pagkakaroon ng surrogate mother? Yung surrogate, iba yun. Okay. Pwede sperm ni husband or ni donor, but hindi pinasok or tinanim yung sperm sa asawa. Iba. But sa ibang babae. Okay. Kasi si asawa, possible, walang womb, walang matres, ganon. So doon sa ibang babae, nilagay yung kanilang sperm para manganak. Okay. But hindi egg cell ni surrogate mother. Okay, egg cell ni mommy. Mommy, yung asawa. No, asawa. Oh, parang, di ba, komplikado? Okay, diba? Mga drama lang mapapanood dati. Surrogate mother yun. But under the Philippine law, wala pa tayong surrogacy. Okay. Well, pending pa yun. Until now, hindi pa na-approve or na-approve yung surrogacy law. Uh-huh. So sa atin, may tinatawag ting artificial insemination. In artificial insemination, si nanay, yung asawa, siya pa rin ang nanay. Uh-huh. Doon siya pa rin ang mga anak. But ang question, si tatay, possible mahina yung sperm niya or ganun. So pwedeng... through a donation, donor. But in this case, kailangan, bago ang artificial insemination, in order that the child shall be a legitimate child, kailangan magpirmahan muna ang magulang. Bago ang bata pinanganak, ha? Okay. Gagawa sila ng public document. Yung public document na yan, it should be notarized and it should be registered. I-registered mo yan sa LCR, sa local civil registry, kung possible kung saan ipinanganak ang bata, ipapanganak ang bata. Uh-huh. So, doon ipa-registered mo yan. To prove na, yun ang requirement. Kasi kung hindi mo na-registered yan, kung nag-usap lang kayo na itanim natin yan yung para mabuntis ka, ganun. For example, hindi ang bata illegitimate child. Okay. To make him or her legitimate, kailangan dadaan tayo sa proseso. Uh-huh. But may mga ibang, lalo na sa mga inheritance, may mga nag-question, sino mga tatay ni Maria? May mga ganong question eh. Mm-hmm. So how to prove or how to question the paternity of the child? Okay. Like for example, yung tatay mayaman.
mga anak, nag-aaway na. Yun yung usual. Diba? Nag-aaway na yung mga bata kung may mana, kung magkano ang mana. So how to prove na siya yung anak ni Pedro? How to prove na siya yung hindi anak ni Pedro? Okay. Tatlong klase ang to prove. First, to prove na hindi siya ang anak. Physically incapable. Physically incapable to have sexual intercourse. Mm-hmm. Si tatay at si kisinanay, physically impossible. Bakit physically impossible? Una, si tatay impotent. Okay. Oh, alam mo ba impotent? Apo. Oh, ganon. Impotent. Okay. Pangalawa, si nanay at saka si tatay naghiwalay na. So paano nabuntis si nanay? During the time. Pinanganak. So for example, first 300 days before the birth of the child, wala naman silang sexual intercourse. Kasi si nanay o si tatay nandun sa Saudi. Uh-huh. Si mother nandito sa Pilipinas. Paano nabuntis? Hindi na pwedeng i-email yan. Hindi na pwedeng i-text yan. So, physical incapable kasi of may physical separation. Yes. Another illness. Si tatay may sakit. Okay. Malubhang sakit. Si nanay may malubhang sakit o ganon. Physically incapable. So, yun. First, physically incapable to have sexual intercourse. Another to prove na hindi ikaw ang anak o hindi ikaw si ang tatay. Through biology or science. So, yun yung DNA testing. Dito na papasok ang DNA. Okay? Another, hindi mo na-comply yung artificial insemination law provision. Di ba sinabi natin, pag artificial insemination, kailangan may public instrument before the birth of the child. Permahan ni nanay, ni tatay. Documented. Notarized, and it should be registered to the LCR. Okay. Or to the Registry of Deeds. So, yun ang kailangan. Kung hindi mo mapapatunayan yan, yan, ang bata is an illegitimate child. So yun ang how to question the paternity of the child. To question, pwede si tatay ang mag-question na hindi ko anak yan. Pwede rin ang mga relative ni tatay. For example, si tatay na wala na, namatay na. Mm-hmm. Pwede ang kapatid, ang nanay ni tatay, o tatay ni tatay, ang mag-question sa paternity ng bata. Ako, Kuya Mark, meron akong naisip na tanong kasi maraming processes involved. Oh, yes, yes. So, halimbawa, meron kang DNA testing, meron kang kinakailangang patunayan na physically incapable na magkaroon ng intercourse si father at si mother. Ngayon, yung cost niya kaya, kamusta? Okay, yung cost. So, for example, depende yan sa yung cost. Uh-oh. For example, to prove, you need to hire a lawyer. Okay. To hiring a lawyer, walang formula kung magkano ang abogado. Totoo. Kasi may abogado na sinabi ko na sa before, may abogado na ang presyo ganyan kamataas. May abogado na ang presyo ganyan kababa. Mm-hmm. So, depende sa presyo. Pangalawa, yung DNA, mahal talaga yan. Mm-hmm. Okay? Because dito sa Pilipinas, I think ang may DNA testing, St. Luke, NBI, yung police, limited lang. Ilan lang mga limited NDEs, lang. Okay? So, yun lang doon ka yun yung costly. Yun yung cost. I believe, mga more than 60,000 to 100,000. DNA test pa lang yan. Okay. So, yun ang mga question. Bacterias lang din yung ating viewers. Yan. Gusto nilang patunayan ang tatay nila, yung kanilang mga ama. First, lawyer. Pangalawa, DNA test. Ang DNA test, I believe, ang pinaka-cheapest is 60,000. Okay. Pinaka-mura yan. Ang iba, umabot ng 100,000 to 200,000. DNA test pa lang yan. Okay. Mm-hmm. Kasi ang DNA test hindi pa naman 100%, 99.99%. Nasaan po yung natitira? May papel dyan. So pwedeng laway, pwedeng kuan kasi but hindi mo kasi pwede mo kasi i-question yung DNA test kasi possibility na contaminated yung evidence. Kailangan kasi physically nandoon ka. Mm-hmm. So yung bata nandoon, ikaw tatay nandoon din. Hindi ka pwedeng lalabas. Kasi baka ibang buhok ang ilagay. Ma-manipulate siya. Di ba? So, mabago yung evidence. Uh-oh. Another question in relation to paternity, how to prove na ikaw naman ang tatay? Di ba? Yung unang question is, how to question that ikaw ang tatay? Uh-huh. Ito naman, how to prove na ikaw ang tatay? Ako yung ama niya. Una, of course, birth certificate. That's one of the best evidence na ikaw ang tatay. Birth certificate. Ano pong makikita sa birth certificate? Of course, father, nandun. Birth certificate. Okay, another. Yung, di ba sinabi mo, pag anak sa labas, pwedeng gamitin ang apelido ni tatay. Uh-oh. Kailangan maggagawa ng public instrument. Notarized. Affidavit of acknowledgement. Mm-hmm. Assuming wala yung dalawa, how to prove that siya yung tatay? In an open and continuous possession of the status of the child.
ano ba yung open and continuous possession? Mm. Hindi kailangan ng yung kung ano, simple na lumaki siya sa tatay, ay yung tatay nagsumulat ng birthday card or birthday card, hello Maria, happy birthday, kumusta na yung maganda kong anak, is already approved na siya yung tatay. Of course, yung proof, pwedeng i-question yan through science, na hindi naman yung pagiging anak, pwedeng sinabi lang niya na anak, he treated the child as child, but hindi naman totoong anak. So, kailangan natin ng DNA. DNA talaga is the best evidence. Mm. So, ito yung mga possibility ng filiation. But ang pinaka the best, kahit walang dugo, Walang dugo kayo sa relation, blood relationship, adoption. Okay. Adoption, ang bata, by fiction of law, you are the child of your father. By fiction of law. Anong ibig sabihin po noon? By fiction of law, wala lamang sexual intercourse. Uh-huh. Biglang anak. Biglang naging anak mo siya because of the law. Okay. But don't forget, if you are a legitimate child, yung share mo pag sa mana, same with the adopted child. Mm. But if you are an illegitimate child, ang share mo kalahati lang sa matatanggap sa isang legitimate child. Ito, ngayon Kuya Mark, na dahil na pag-uusapan natin yung hati sa mana and all of that, ano naman ngayon yung mga rights na meron ang mga legitimate child versus kapag ikaw ay isang illegitimate child? Actually, if you read the law, they have all the rights. Same rights. Right to be supported, right to be loved, right to be taken care of, almost the same. To give proper education, same lahat. Ang nagkakaiba lang sa mana. Hindi ibig sabihin na anak ka sa labas, okay, ang alawas po 50 pesos lang. Kasi ikaw, anak ka sa loob, sige 100 pesos sa'yo. Hindi ganun. Mm-hmm. Yung sinabing kalahati at saka buo is refers only sa mana. Okay. So ibig sabihin, kahit na anak ka sa labas, hindi ibig sabihin na yung pagmamahal ko sa iyo kalahati lang. Mm. Kasi ako yung tatay. Ikaw anak ka sa labas, kalahati lang. Ikaw anak ka sa loob, sige, buo yung pagmamahal ko sa iyo. Hindi ganoon sinabi ng batas. Mm. Ang sinabi lang ng batas, only with respect to mana. Okay, mana, pag legitimate, buo. Adopted child, buo. Pag illegitimate child, kalahati. So anong gagawin mo if you are an illegitimate child? The best thing that you should do, mas maganda, i-adopt ka sa sarili mong tatay. Okay. So, ibig sabihin, yung tatay, yung mga magulang, pwede nilang i-adopt ang sarili nilang anak. Lalo na yung mga illegitimate child. Para to elevate the status of the child from illegitimate to legitimate. Okay. So, ano naman siya? Possible siya? Possible. Yung mga ganong klaseng proseso. Attorney Kuya Mark, sa ating mga topic ngayon, mga napag-usapan, I'm sure maraming natutunan. Yes. Yung ating mga televiewers, maraming salamat Thank po. Thank you, Ms. Sherry. At para sa ating mga manonood, huwag kayong mag-alala dahil magbabalik tayo bukas para sa susunod na episode. At kung nabitin kayo, pwedeng-pwede nyo namang kontakin itong si Attorney Pogi. Attorney Pogi, saan po nalang kayo pwedeng ma-reach? Hello sa mga followers natin, mga kaibigan po natin. You can visit my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. You can like it or message or share mo lahat ng videos po doon. Or you can call me sa landline natin within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. Or mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Or sa Skype, hanapin nyo lang po Mark Tolentino Law. Thank you. Maraming salamat po, kompleto si Attorney sa ating mga social media accounts. At muli, maraming salamat po Kuya Mark. At syempre, para lagi naman kayong updated sa amin, i-like lamang at i-follow kami sa aming Facebook page. It is at DZRH Manila, YouTube account, DZRH News Television, at sa aming website. It is at www.dzrhnews.com. Magkita-kita po ulit tayo bukas at tandaan, kakampi mo ang batas kung may alam ka sa batas. Again, sa ngalan po ni Attorney Mark Tolentino, ako si Shari Olikino para sa programang Legal Minds. Hello. Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Let me clarify, yung iba magbabayad ng mas malaking income tax, pero karamihan, kita natin yan sa elemento ng batas.
Nandun yan sa Article 248 ng Revised Penal Code, Book 2. Naging mainit na usapin yung charter change or cha-cha. Ano po yung instance na yun? Paano natin siya ma-qualify? Ang sabi ng batas dyan, homicide pa rin yan.